And alam ko na madami din sa inyo ang naghahanap ng mask-proof na lipstick, so naisipan ko siyang i-review. So eto siya mga sis. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ay i-review ko itong Happy Skin Fresh Morning Dew Cooling Lip and Cheek Tint. So, I got the shade Skinny Dipping and nabili ko siya for 399 pesos. Binili ko siya kasi na-curious ako kung talagang mask-proof siya since lagi naman tayong naka-mask ngayon kapag lalabas ng bahay. And alam ko na madami din sa inyo ang naghahanap ng mask-proof na lipstick, so naisipan ko siyang i-review. So yun mga sis, ngayon naman basahin natin yung nakalagay na description dun sa online store nila. Ang sabi doon, it is a mask-proof and lightweight tint that glides onto lips to refresh upon contact and leave a vibrant stain. Meron din siyang hyaluronic acid to provide long-lasting hydration. It has natural mint to refreshes and soothes. And meron din siyang anti-blue light technology to shield the skin from blue light emitted by digital screen. And ngayon naman, let's proceed with the review mga sis. So magsaswatch muna ako para makita nyo yung shade niya. Again, this is Skinny Dipping. So eto siya mga sis. Ayan. May pagka-watery yung consistency niya and meron siyang sheer to medium coverage. As of now, nararamdaman ko na yung cooling effect niya, so literal na lumalamig talaga siya sa skin. Then yung smell niya is amoy matamis na menthol candy. Actually, familiar sa akin itong smell na to. Parang meron siyang kaamoy na candy. Hindi ko lang matandaan kung anong candy yun. Teka, isipin ko. 2,000 years later. Ayun, alam ko na. Alam niyo yung dynamite na candy? Yon, ganun yung smell niya mga sis. Then ngayon naman, itry natin siyang i-apply as blush on. Naglagay lang ako nitong Sister Anne Jelly Cover Packed as base. So, i-apply na natin siya mga sis. So, lagay lang ako ng ganito kadami mga sis. Then, i-blend ko siya using tapping motion. Dito sa first coat, parang medyo very light pa siya ng konti. Halos hindi ko pa siya makita. Pero dito naman sa camera, nakikita na siya. But still, try kong dagdagan pa siya ng another layer. And eto na siya, mga sis. Ayan, hindi naman naging patchy yung application niya nung pinatungan ko siya ng second layer. So very easy to blend siya, kaya hindi kayo mahihirapang i-apply ito as blush on. And ngayon naman, i-apply ko siya sa aking lips. Super lightweight lang sa pakiramdam nitong product na ito, parang wala akong in-apply sa aking lips. Marerecommend ko ito kung ang hanap nyo ay lightweight lang sa pakiramdam, as in wala siyang lagkit factor mga sis.
And plus factor din yung cooling effect niya, nakakapresko siya sa pakiramdam since napakainit ng weather dito sa atin sa Pinas. So nag-set na yung product sa aking lips. Ngayon naman, itry natin kung nagta-transfer siya gamit itong tissue. So ayan, nagta-transfer siya mga sis. I-try din natin yung transfer test dito sa swatch ko kanina. Ayan, meron talaga siyang transfer mga sis, pero meron din naman siyang naiiwan na tint. So, eto na lang yung naiwan na tint sa kanya mga sis, dun sa transfer test natin kanina gamit yung tissue. Although, wala naman siyang claim na long wearing siya and waterproof, pero itatry kong mag-spray dito ng water and let's see kung meron pang maiiwan sa kanya na tint. Eto na nga siya mga sis and wala na talagang naiwan na tint sa kanya do sa water test na ginawa natin. So, alam nyo na what to expect dito sa product na ito. So again, for the summary of my review, number one, kung gagamitin nyo siya as blush, madali naman siyang i-blend and meron siyang sheer to medium coverage. Second, it is lightweight on the skin. And lastly, dahil meron naman siyang naiiwan na tint, so possible din na mask-proof siya as long as nakuha na natin yung excess product katulad nung ginawa natin sa tissue kanina. Pero hindi siya long-lasting, so kailangan natin mag-retouch dito every after meal. So that's it for this vlog mga sis. Comment down below kung meron kayong gustong ipa-review sa akin na product and sana nagustuhan nyo ang video na to. Please like and subscribe. Bye!